Hello, hello mga Greenskeeper! Welcome back to my channel and this is Paul of Greenskeeper TV. Kamusta na kayo? I hope nasa mabuti kayong kalagayan. In this video, mag-harvest tayo guys ng ating palay. Ayan, as you can see guys, ayun na yung reaper. Nag-ani na ang ating reaper. Ayan, so titignan natin guys kung mayroon ba tayong profit dito sa ating pag-harvest ng palay in this second cropping ng season. Ayan, so let's get started. Alam nyo guys, nung share ko lang, nung unang na-introduce ang reaper dito sa ating bayan, maraming mga nangyaring hindi maganda. Ayan. So may mga inasunog ang mga reap, ang mga machineries na ito, dahil alam nyo nga naman guys, maraming mga magsasaka ang apektado ang kanilang mga kabuhayan. Syempre, instead na mga magsasaka ang mag-aani ng palay, so machine na ang gumagawa. So nawalan tuloy sila ng mga hanap buhay na kuha ng bigas. Ayan, so pero eventually unti-unti rin natanggap guys ng ating mga kababayan, ng ating mga kapwa magsasaka, at ayan, na para sa mga may mga sakahan, napaka-convenient talaga guys ang paggamit na reaper. Ayan, so and mga greenskeeper, share ko lang din, ang mga reaper na ito ay nagpapabayad ng 7 hanggang 8 mangkaban na palay per hectare. Kunyari, naka-harvest ka ng 100 per hectare, so ang ibabayad mo is 8 kavans of palay. Pero depende yon mga greenskeeper sa lugar. Kasi dito sa place namin dito sa Isabela, ganun po ang bayad, ang kalakaran. So 8, yung iba pa nga pagka dumapa, ayan, mas mataas pa kasi mas mahirap daw i-reaper yung nakadapa na palay. Ayan. Isa pa mga ka-greenskeeper, wala ka nang aalalahanin pa pagka reaper ang pinag-iik natin sa ating mga palayan, dahil unang-una sa kanila na rin ang sako. Pangalawa, hindi ka na aabalahin pang magluluto ng papakain mo sa kanila pag naabutan ng tanghali at saka merienda. Sa kanila lang po lahat, mga greenskeeper, ang mga pagkain. Ayan. So, ang gagawin mo lang, manonood ka, papanoorin mo lang hanggang matapos mag-reaper yung machine. Ayan. So, ayan, as you can see guys, nagkakagulo ang mga tao or yung operator ng ating mga reaper, dahil ayan, ang dami yatang ibon at ang daming mga daga, mga bukid daga. Ayan. Kasi masarap daw yun, niluluto nila ulam o pulutan. Ayan, ang dami. So binabanatan nila guys ng kahoy, ng stick, napalo nila. So makikita natin mamaya guys yung mga huli nila. Ayan. So masarap daw yun, pero in my part, hindi ko pa natikman guys, at wala akong balak tikman yung mga daga. Ayan. At kung bago ka sa aking channel, please like, share and subscribe Greenskeeper TV, and please follow me on my Facebook page Greenskeeper Plan Hub. Ayan. Pakihit na rin yung notification bell para ma-update ka sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Ayan. Ayan, mga nahuli ni Wally. As you can see guys, mga daga at saka isang ibon. Ayan, kawawa naman yung ibon. Ayan, ang tataba ng daga guys, ang lalaki. So, yan ang nahuli ni Wally. Ayan, ang lalaki guys. So sarap na sarap siguro sila dyan. Ayan, so ayan, trabaho naman ng ating mga kalabaw na buhatin ang mga
kavans ng palay patungo doon sa daan. Ayan. So, nalakas na mga kalabaw, guys. Ayan. Alam nyo ba na ang presyo o ang bayad ng kalabaw sa per kaban ay 12 pesos dito po sa amin. Ayan. So, ilang kariton po yan, ilang kalabaw po yan. So, malakas din po kumita ang mga kalabaw pagka ganitong mga harvest season. Ayan, guys. So, wala namang ibang magbubuhat kundi ang mga kalabaw na ito, guys. Ayan. So, malaki, guys, ang kinikita nila tuwing anihan kasi sila din lang ang maaasahan, guys. Ayan. So, of course, kasama nila ang kanilang mga amo. Ayan. Alam nyo, guys, kaming mga farmer ay maraming mga sinisigaw sa ating gobyerno dahil unang-una, napakalaki po ng inputs sa ating palayan. Alam nyo ba na ang mga abono nagsitaasan na naman, so halos wala na po talagang naaani or wala na po talagang na po-profit dito sa ating mga palayan. Tamang pangkain lang, tamang pangbigas lang nakakainin for the whole 6 months for the next cropping. Ayan. So ganun talaga, guys, lalo na kung ang yung palayan is hindi irrigated. Katulad namin, hindi po kami irrigated. Umaasal po kami doon sa deep well, which is gumagamit po kami ng diesel or crudo na katakot-takot na maraming litro. Ayan. So, ito po talaga ang hinahinanaing ng mga magsasaka na taasan din, guys, ang presyo ng ating palay. Ayan. So, ayan, guys, na buhat na lahat ng ating mga kalabaw papunta sa kalsada. So, yan lang po yung aming naani for 2 hectares. Ayan. So, inaantay po namin yung truck. Ayan. So, ayan na. Naikarga na ng ating truck, ng ating buyer. So, ayun po yung buyer natin, taga San Manuel. San Manuel Rojas Isabela. Ayan. So, dumayo pa po sila. Kasi nauna tayo. So, naghahanap po sila ng mga bibilhin mga palay. So, medyo okay lang naman, guys, yung presyo ng palay, pero mababa pa rin. So, mainam lang na meron. Salamat pa rin sa Panginoon dahil may naani pa rin at least. Ayan, thank God. Ayan. So, sasabihin ko sa inyo mamaya, guys, kung may na-profit ba tayo o wala sa ating palayan ng second cropping na season na ito. Ayan. So, ipapatrack skill po natin sa mabilisang pagbibenta. Kasi kung yung iba kasi ginagawa, isa-isa ang pagbibenta, isa-isa tinitimbang, pero yan, buong track na, tinatrack skill na nila. Yan lang sa sentro. Ayan. Ayan, guys, sumauna na tayo dun sa sentro at antayin na lang natin sila. Ayan, so nandito na sila. So, yan, guys, yung itsura ng truck scale. Ayan, so pupunta po dyan yung truck na may kargang mga palay. So, kukompute ng computer. So, net weight ang bibilangin, guys, excluding the truck weight. Ayan.
Ayan guys, so mag-compute na tayo kung meron ka ba tayong na profit. Ayan, so unang-una guys, ile-less muna natin yung 15% ng ating tao na nagsaka. Kasi pinasaka po namin ang ating bukid, so may 15% po siya. Kunyari 100 kavans, sa kanya ang 15 kavans na palay. So may babawas pa po yun. So ibabawas din po natin ang mga nagamit na inputs na humigit kumulang na nasa 80,000 or let's say 60 to 70,000 ang ating inputs sa 2 hectares or 2.5 hectares. Ayan guys. So ganun po talaga kalaki guys. So, sobrang mahal ng ating mga bono, ating mga gamot sa insecticides, pesticide, mga herbicide, ayan, mga molluscicide, lahat po yan guys na ililista, na ililista po sa ating expenses. Kaya halos wala rin po guys natitira, and lahat ng ating mga inputs, utang po yan galing sa kooperatiba. So member po kami ng cooperative, isang magandang pribilehyo din na mag-member po kayo, na member po kayo ng kooperatiba, dahil malaking tulong po guys pag member po kayo, dahil unang-una maliit po ang interest at nahihiram within 6 months. Ayan. So of course may collateral po yun, pero considerate naman po ang mga kooperatiba dito sa amin. Kaya, ayan guys, may naani naman tayo. Salamat pa rin po tayo sa Panginoon dahil hindi niya tayo pinabayaan. Ayan guys, maraming salamat po sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video dito, i-like mo na rin at share mo na rin. Ayan, so maraming salamat po. This is Paul of Greenskeeper TV. Laging nagsasabi, sa Diyos ang papuri. Bye-bye!